Dear friends, the Immaculate Conception is a dogma of the Catholic Church that is a mystery. Isa siyang misteryo. Ang misteryo, kapag naririnig natin, ang laging nating iniisip, ito'y isang bagay, paniniwala, na sa likod niyan, maraming katanungan na walang kasagutan. That is why it is mystery. Hindi natin maintindihan kasi nga sa likod ng misteryo ay mga katanungan na walang kasagutan. But the feast, the celebration, the dogma of Immaculate Conception is not only that. It is a mystery that behind it is also a beautiful story. So, pag nilayan natin yung napakagandang kwento sa likod ng misteryong ito. Immaculate Conception is Mary being conceived without original sin. Hindi siya kailanman nabahiran ng kasalanan at hindi siya sa simula nabahiran ng kasalanang mana. So the next question is, ano ba yung original sin? Ano ba yung kasalanang mana? Ano ba, bakit ba tinawag na original? Ang pagkakaintindi natin, kalimitan, pag sinabing original, merong totoo, original, merong fake, hindi original, peke. That is not what we mean by original sin. Another meaning of original is that sa simula't simula pa lamang, nandyan na siya. So ang kasalanang mana, ang original sin, ay kasalanang sa simula pa lamang nandyan na. So ibig bang sabihin, nagsimula ang lahat sa kasalanan? Hindi, kasi may mas nauna pa sa original sin. What was before original sin was the original plan of God. Ano ba yung original? Yung sa simula't simula pa lamang plano ng Diyos para sa atin. Simple lang, maibahagi sa atin ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang katotohanan, ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang tahanan, ang kanyang grasya. In short, with all His love, God wanted to share everything of Himself and of paradise to humanity. Ngunit, nagkasala ang ating mga ninuno. Nagkasala si Adan at si Eva. Dahil sa sila'y nagkasala, nasira ang plano, o hindi nasira, tinalikuran ang orihinal na plano ng Diyos. Ang planong katiwasayan, kapayapaan, katotohanan, pagmamahal at grasya. We know this because whenever we look around, we see the effects, the consequences of this original sin. May pagtatangis sa mundo. May nararamdamang sakit sa mundo. May away. May hindi pagkakaintindihan. May sakitan sa mundo. And all this are the reverse of God's original plan. So doon ba natatapos ang ating kwento? Hindi. Nang makita ng Diyos na tumalikod ang tao sa kung ano ang inihanda niya, gumawa ng paraan ang Diyos para tayo ay tubusin sa kasalanan, para tayo'y panumbalikin sa kanyang orihinal na plano. So He decreed that He will send His Son so that we will be redeemed
from our sins. The Son, the Word of God, the second person of the Trinity, will be incarnated. Ipapanganak. Sasamahan tayo sa mundo para tubusin tayo palabas sa kasalanan. To fulfill this plan to take us away from sin, the Son has to be born without stain of sin. Kailangang ang kanyang maging ina ay hindi rin nabahiran ng kasalanan. So sa simula't simula pa lamang nung tumalikod ang tao sa Diyos, na plano na ng Diyos kung paano tayo tutubusin at kung paano panunumbalikin ang kalinisan, kapayapaan, at panahong hindi madudungisan ng kasalanan ang tao. Hence, it was decreed that Mary has to be born without stain of original sin. So yun ang ating pinagdiriwang ngayon. Hindi yung naging epekto ng kasalanan, kundi kung ano yung plano ng Diyos at kung paano tayo pinababalik doon sa original na plano ng Diyos. To close, let me refer to a simple anecdote. Nagkaroon daw ng party. Yung mga dumalo sa party, si Walis Tambo, si Walis Tingting, si Map, si Basahan, si Daspan. At habang pinapapasok sila, ang sabi nung guard doon sa gate, parang andudungis naman ng mga bisita natin. Sina Walis, sina Daspan, sina Basahan. Lahat sila, kahit naligo, ay may bahid ng karumihan. Pero yung mga umaten, nandoon sila kasi alam nila at nagtatrabaho sila, pinagsisikapan nila na magkaroon ng kalinisan sa kung saan sila naroroon. Despite being stained from sin, they celebrate the idea, the reality, the ideal of cleanliness. Yun din ang nagbubunsod sa atin ngayon. Hindi lang dungis ng dumi, kundi sino ba sa atin ang hindi tumangis? Sino ba sa atin ang hindi nasaktan? Sino ba sa atin ang hindi nakasaksi o na-involved sa hindi pagkakaintindihan? Sino ba ang nakatakas sa epekto ng kasalanan sa mundo? Lahat tayo nagkaroon ng bahid. Pero sa ating pagpupunyagi sa ating Inang Birhen Maria, pinagpupunyagi natin ang pag-asa na may plano ang Diyos na tayo'y tubusin, na tayo'y papunta sa Diyos na orihinal ng ginustong ibahagi sa atin ang sarili niya, ang kaligtasan niya, ang katotohanan niya, ang kalinisan niya, ang grasya niya, at ang pagmamahal niya. We celebrate Mary because we are celebrating the plan of God. The original plan of God and the plan of God for our salvation. Kahit na nadungisan tayo, kahit na nabahiran tayo, through the inspiration of Mary, tumatalikod tayo sa epekto ng kasalanan para ipagpunyagi ang pagmamahal ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, at ang pagiging bahagi natin ng isang mapagmahal na Diyos.